kaso ron, kalambre. Grabe kauso ang kalambre pag tag-ulan. So ang kaso sa ato ano, sa atong winter, ang sir, kalambre yang nati. So kamo mga farmer sa para masipte pag inyong mga hayop, ang isa gid natong kwarto na ana, mas sayo ninyo makitaan, mas dali siya tambalan. Okay, dali makaya ra ang kalambre pag mas ubad ka na pag nanagid nga adlaw, gitawag ninyo. Ay kung mula pa siya naod tulo ka adlaw, upat ka adlaw, paano na siya mag-grab, mulala naman ng iyahang, paano na, mulala na yung sitwasyon. So ang kalambre, gitka na siya sa mga lamok, kung sa tao pa na siya, dingin umali sa tuwa ba. So makitaan ninyo, ginahangir niya ang iyahang isa katiil. Ram, lokal term na ni, ram. No? Ito ra. Ta ninyo. Gakraman siya. Pag nilakaw na siya, di na niya butang at isa. No? Kani siya. So, ephemeral fever. O, karon ato din ang tambalan gamit ang tambal sa panghilanat o tambal pud sa ang kontrol sa sipon kay ang kalambre. Dili na siya gikan ang sakit nga kalambre, katuran na siya sa binadala sa lamok. Pag naigo na siya anak, mahinay din ang lawas sa tuwang hayop. Susulod na yun ang sipon, hilanat, ubo. At kung ihatag na ani ng pampawala sa hilanat o pangontra po sa sipon ng ubo. So para makuha na to ang sakto niya nga kantidad sa tambal, magamit po din ninyo sa pagpinisyonan na ibos kung baligyan ninyo pila ka kilo. So, atong pinagyan nga technique, mabala na ito nga kuan pila ka kilo. So namo estimate pila ka kilo. So ang una na ito na ilabyod sa ubos. Saka din din. So ang kilo sa ito nasa 49. So ang formula na nasa ubos, sulat ko lang 49 ang iyang heart guard. So yan din, katasaan na sa lawas. Dibi sa tumoy sa siko. Taman dito sa pinaka tumoy-tumoy sa body. Body length. Oh, okay. So, pila na siya? 39. So 49 times 49 times 39 divided by 300. Pila na siya, ma'am? 312. 312 pounds na siya. Pounds. So, i-divide na siya 2.2. 141. Sinahan siya sa mga 100 kilos. 100 kilos. Estimate lang na siya. Rough estimate. Okay, tagad-tagad din yung 100 kilos niya. Plus minus din ta. Plus minus 10. Bar plus minus 5. Pero, nilagyan na siya accurate kay estimate na raman. So nakabat niya sa mga 100 kilos. Dito rin ta magbase sa ato ang tambal na hatag sa iya. Wala to. Ang hatag lang na to mga tambal kani ITE pangontra sa bughat sa stress. So sabi na sa pag kanang vitamin D pang absorb sa calcium sa lawas. Kani mao nito ang hatag inside or non-steroid ang inflammatory pawala sa sakit sa iyahang kaunuran. Sakit man ang kaunuran basta ipang kalambre. Mao ni ang iyahang tambal nga para sa iyang ubo o sa sipon. At ang proper site of injection dahil ano siya, pinakadol yun ni pinakadol sa ramp. Kadua, dali sa liog. No? Kung wala kay choice good, anything lang sa mga may unuran. Pero kanikid atong primary. 1, 2, 3, 4. Ang mga subcutaneous lang dili. Hatag ta sa una sa iyahang pawala sa sakit. Ang taunuran. So magbantay yun kay. Igtin yun na sila. Ang positioning po ninyo mga sabi lang sa mga estudyante o sa farmers. Kung asa mo mag-inject, dito mo sa opposite. Kung dito mo mag-inject, dito pikas, dito mo na siya mo react. Para kung sa tail, kung dito ka mag-inject, dito ka magpasa, dito ka mag-inject kay para punta ka sa sipa. So,
i-paanja, i-desensitize. Dito dahil ka sa mga dagko nga volume, dito ka sa dako ka og control. Bantay lang yun. So man na. So pang post care din nato ani, post treatment care. Samtang makatindog din na siya, kunilay na siya paulit sa silunganan ninyong ibuhat. Para kasubulan, siptigit siya. Then maulian na niya siya 2 to 3 days. Kung wapagit ang dagang sa niyang lawas, maulian na siya 2 to 3 days. Pag daotan yun ang dagang sa niyang lawas, daw na siya ang 5 days. Susunod na kayo siya at imanunte. Maka, may mga metabolic changes sa iyang lawas. Siya sa ketosis, metabolic acidosis, calcium deficiency, calcium imbalance. Kung daw niya ka, may rin siya. Ang ephemeral fever, metabolic din na siya. Basta, first onset pa siya, first day of onset. Kaya natin na siya. So, shout out dahil kang Valiant. Siya ang mga estudyante. Para na siya mo ba eh. Regards ko sa mga estudyante. So, ephemeral fever atong case, then proper weight estimation or proper dosing.